Hey, what's up mga bro? So, UPE Fighting Maroons laban sa UA Red Warriors. Dalawang teams na galing sa panalo. Pero ano nga ba ang nangyari sa laban nila kanina? Bago yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So, isa ngang hindi madali na laban ito para sa UP. Dahil sa ganda nga ng ipinapakita ng leading scorer ngayong season na si Ray Suerte. Sa ngayon, wala pang talo ang UP simula nung dumating si Kobe Paras sa kanila. At maganda naman talaga ang pinapakitang laro ngayon ni Kobe mga bro. Kaya naman ay tinalo ng UP itong UE sa score na 62-56. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ay hindi nga naging madali na laban ito para sa UP sa ginawang third quarter run ng UE sa kanila. Dahilan para makahabol sila dito sa UP. Ang kaibaan lang sa inilaro ngayon ng UE ay itong si Ray Suerte mga bro. Dahil ito na marahil ang pinakahindi magandang performance niya ngayong season. Dahil sa buong laro ay meron lamang siyang 4 points sa 2 out of 14 field goals attempt. At ang masakit pa dyan ay meron din siyang 4 na turnovers sa loob ng 35 minutes. Yung isa sa field goals niya ay itong Scottie Pippen move niya kay Kobe Paras. At yan na nga din ang uling score niya sa buong laro. Sobrang alat talaga ng laro ngayon ni Suerte mga bro. Siguro dahil na rin sa depensa ng UP sa kanya. Alam ng UP kung gaano siya kadelikado ngayong season. Kahit si June Manso nga ay nabigyan siya ng isang blanka. Ganun kaigpit yung depensa ng UP sa kanya. Ang talagang nag-step up para sa UE ay itong si Jakite na meron siyang 21 points at 18 rebounds. Well, para naman dito sa UP ay hindi rin naman ganun kaganda ang inilaro ngayon ni Kobe Paras kumpara sa mga naunang dalawang laro niya dito sa UP. Dahil meron lamang siyang 12 points, naliwas yan sa 22 points per game niya ngayong season. Ang kagandahan talaga dito kay Kobe ay yung patuloy na pag-atake niya sa ilalim. Dahil sa tuwing umaatake sa ilalim itong si Kobe ay may nalilibre sa mga kakampi niya na nauuwi sa puntos. Samahan pa yan ng Javi Gomez de Liano na sobrang solid na naman ng inilaro. Meron siyang 15 points at si Richie Rivero naman merong 8 points na ito na ata yung highest scoring niya ngayong season. At Bright Aquete naman na merong 16 points. Sa uli ay depensa talaga ng UP ang nagpanalo sa kanila. Yung pinakita nilang team effort and it's all about winning talaga mga bro. Imagine yung 22 points per game ni Suerte na limitahan nila ngayon ng 4 na puntos lang sa buong laro. So ngayon ay wala pa rin talo itong UP simula nung dumating si Kobe Paras sa kanila. Pero itong huling dalawang laro nila sa first round ng UEAP ay hindi nga madali yung kalaban nila. Dahil ang makakalaban pa nila ay itong Lasal at Ateneo. Dalawang team na noon pa man ay mahirap na talagang kalaban. Well, lalo na itong Ateneo ngayon. Sila na lang yung team ngayong season ang wala pang talo. So, dito nga masusubukan ng UP at si Kobe Paras dahil sa dalawang huling laro nila ay mahirap talaga mga bro. Hindi lang dapat si Kobe Paras, Javi Gomez de Liano, Bright Aquete ang dapat gumawa para sa UP kung gusto nilang matalo itong Lasal at ang Ateneo. Kailangan magparamdam din itong sila Richie Rivero at Juan Gomez de Liano. So ayun lang mga bro, para sa video update natin para sa laban ng UV Fighting Maroons at ng UA Red Warriors. Please like and subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro, and this is the Bro TV saying peace bro.